Remix. Mainit, mainit, sa, sayawan na sa. What up, everybody? Great rising, great morning sa lahat ng mga manok na nararamdaman ko na excited gumising. Mga kapalong natin, no? It's a fresh morning here in Tagaytay Fields. Napakasarap ng klima, ng backgroundings natin, mga kaliyaban. At namulat tayo, gumising tayo sa content ni The Badong and The Mammot, no? Si Master Badong at saka si The Champ The Mammot, sa may pagka-apology content sa mga nangyari sa amin last week, lahat ng mga initan pikunan. At alam ko at naiintindihan ko sa mga puso nila na yung intention nila makapag-move forward kami bilang isang kampo, isang team. Kaya yung call out nila na magkaayos kami ay ito, sinusukulian ko na nanggagaling sa puso ko as kaliyaban nyo. Diba? Kasi ayaw nga natin ng kalaban, gusto natin kaliyaban. Kaya mas lalo na si The Champ Mammot ay isang kampo, partner niya si Master Badong. So, kailangan natin yung full guidance nila, full trust nila sa atin para papunta sa mga pangarap natin bilang one team, same camp. So, pasalamat ako, grateful ako, Sugar, The Champ Mammot, na willing ka pa rin tulungan ako at mag-move forward sa mga issue na nangyari. Na inamin mo na nagkapikunan din talaga tayo sa end mo tsaka sa end ko. So, salamat sa pagiging totoo mo at pagtanggap ng pagkakamali mo, dahil ako alam ko may mga pagkakamali din ako dahil hindi ako nasabihan ng maayos sa tamang proseso, kaya nag-react ako ng ganun. Kahit masabi mo or masabi ng karamihan na iyakin ako, napikon ako. Oo, kasi para sa akin kasi sa isang kampo dapat isa yung timbre natin. Kausapin niyo ako ng maayos, kasi ako bilang isang guru, isang mentor din sa larangan naman ng sayaw, pang buong mundong achievement, ay ganyan yung mga proseso kung pinapagawa ko sa mga dancers na nagtitiwala sa akin, ay malinis na proseso. Sinasabi ko sa kanila lahat ng angulo na walang mga surprise. Ginagawa ko lang yon kapag sablay yung proseso ng ginagawa ng mga estudyante o mga dancers na nangangarap. But in my case, gusto lang linawin sa lahat na wala akong mga sablay na galawan, sablay na pakiramdam, o sa proseso ng binadaanan natin kasama yung kampo ng Ground and Pound MMA and Polo Gym with Master Badong. Dahil barely akong nalilate, I'm always, most of the time, on time. Okay? I'm always there most of the time, if not 100%. So, marespeto ako, nakikinig ako ng maayos. Sinasalo ko lahat ng mga pagsusubok, pero lang yung mga extra surpresang mga ganun na sa tingin ko hindi ko naman talaga kailangan, to be honest. Kasi kung sasabihin niyo ako, Mammot, na sige, rektang bare knuckle tayo, sparring, bare knuckle, pwede ko pang palagan yan kasi aware ako. Pero yung mga timbring panakaw na moment na hindi ko alam, bilang hubaran mo na lang yung mga gloves mo tapos bibrain mo ko ng mga ganon, hindi ko na kailangan yun eh, kasi ready naman na ako eh. Hindi na ako kailangan subukan kung papalaga ko sa mga ganon. Sabihan mo ako, kasi minsan nakakaalaman tayo na surprise mo ba talaga yon, or baka dahil tinatamaan ka rin sa mga tama ako sa'yo. Kaya kumakaliwa-kaliwa ka na lang sa mga script nyo na kunwari ay para sa akin yon. Hindi ko alam. Nagiging totoo lang ako, sinasabi ko lang to. Pero na-appreciate ko at nararamdaman ko dahil nga sa call out video, apology video nyo ni Master Badong, naramdam ko yung intention mo na parehas tayo nagkamali, ayusin natin to lahat. Kasi ngayon meron pa tayong isang linggo o dalawa para paghandaan pa yung mga bagay-bagay. Okay, probably, baka hindi na kailangan ipakita yung proseso sa mga nanonood. Kasi yung kalaban naman natin, medyo supot yung proseso nila. Takot magpakita ng mga sparring video. So tayo, gumawa lang tayo ng something na baka kung di man sparring, pero interesting pa rin, hindi yung boring.
At alam ko, masaya kayong kabanding sa mga ganito. Kaya, sige, bangon tayo para dire-diretso pa rin sa proseso. Kahit anong hamon ng buhay, palagan natin as one camp, as one team. Mga kabadong and kamamot, kaliyaban, kabadas, ano man yan. Nararamdaman ng mga legit na followers at believers natin yan. Especially mga kaliyaban natin. So willing ako. So probably next week sa Monday, itong weekend na to, let it be a family day at konting ensayo. As you could tell, ready na ako mag-jogging para magkakaalaman tayo kasi hindi puro content to, hindi puro vlogging kasi totoong basagan ng mukha to sa URCC cage. Sa first historical bare knuckle, right? Kaya paghahanda natin yan. Pero yung issue natin, mamot, pasalamat na ako at yung pride ko itatabi na natin para lahat tayo maging proud. Yeah? So yon, mga kaliyaban, sana maging halimbawa to patungo sa lahat ng mga pangarap natin. I-set aside natin yung mga emotional nating nararamdaman at maging logical tayo. Ano ba talaga yung tama? Yung mga patama ako sa mga nakakasparing ko na sinasabi ng marami ay lampay yung mga galawin ko keso gayto ganyan. Wala akong pakialam kung anong galawan nakikita nyong hindi pa luto. Dahil alam nyo, ako ang nagluluto, diba? Adobo. Mr. Mainit, I got the fire, literal, the flaming fist to cook the inspiration, diba? Para sa lahat ng mga taong tulog. Dahil marami sa inyo natutulog sa mundong to, hindi marunong mangarap, mababa yung pangarap, di hanggang dito na lang, 50-50 lang yung nabibigay, diba? Na si Map Soberano sinasabi na, anong klaseng mindset yun? Yun na nga hindi ako naiintindihan eh. Kasi yung mindset ko, pang ibang planeta, pang super saiyan, diba? Ultra instinct nga, diba? Parang Goku, pero sarili ko, flaming fist, Mr. Mainit. Ganun tayo mangarap maghangad. Mataas pa sa mataas. Kasi kung kayo, hanggang dito lang kayo mangarap, pag di nyo naabot yan, bababa lang din yung bagsak nyo hanggang dito lang. Diba? So don't be comfortable, man. Diba? Live on the edge. Talon kayo. Malayo. Para malayo yung marating, babagsak kayo. Nasa mataas na yung tablado pa rin kayo. Hindi yung sakto lang. Kasi kung anong tinaya nyo, yun lang din yung papanalumin nyo. Pag sakto lang din yung bagsak. Sakto lang din mararating nyo. So I encourage everybody, dream high, dream big. Liban nyo yung pang-araw-araw nyo. Yung karamihan ay hindi kayang pangharapan. Doon yung puntahan natin, guys. It might feel lonely, but we're gonna be the starters. We're gonna be setting standards. Setting the bar high. Para yung mga susunod na henerasyon sa larangan na to, kung ano man sa buhay, ay magiging mataas din. Hindi lang pang international, pang ibang planeta pa. Dapat ramdam ng Pluto tsaka Mars kung ano yung mga ganap dito sa planet Earth. Diba? Flaming fist. We stay fired up, everybody. Your boy, Mr. Mainit. Wanna? Pero pag pinatukat ng bato, batuhin mo rin ng tao.